Hello po, welcome back po sa ating channel. Ngayon po pala, pupunta na naman po kami ng Chaksuari para bilhan po yung maliit kong kapatid ng shalwar at kamis. Kasi nung una po, nung napunta po kami, hindi po kasya yung budget. Kaya yan, patigi-tigi po kami ng bili. At ngayon po, nasiraan po kami ng sasakyan. Kaya ayan, nahinto po kami dito sa bukid. Makalipas naman po ng 5 minuto at ayan po, umandar po ulit ang sasakyan. Nakahinto po pala kami ulit dito kasi ayan na naman po yung sasakyan, nasira po ulit siya, hindi na naman po umaandar. Kaya ayan po, tinatawagan po ng dad ko po yung isa niyang kapatid para manghiram po ng sasakyan. At ayan na nga po, bumaba na po yung mom ko, yung dad ko at yung kapatid ko pong maliit, pati yung pamanghin din po ng dad ko. Buti na nga lang po, nasiraan po kami, medyo malapit lang po sa bahay. Ayan na po yung sasakyan ng kapatid ng dad ko. At ayan po, nakakalungkot kasi yung isa ko pong kapatid, balik po siya sa bahay. Pinauwi din po siya ng dad ko kasi sira po yung sasakyan para daw po may kasama yung kapatid ng dad ko sa pag-uwi din po. At ayan po, nakarating na po kami sa Chaksuari. Buti na nga lang po nakahiram po kami ng sasakyan kasi kung wala po talaga, balik din po kami sa bahay. Hindi po talaga kami matutuloy. Papunta na din po pala kami ng bazaar. Ayan, nakita nyo naman po, diba? Ang dami na po talagang dumadaan ng mga sasakyan, mga motor kasi rush daw po sabi ng dad ko. Baka daw po kasi bukas o sa susunod na araw ay mag-i-Eid na daw po. Kaya yan po yung mga tao, busy po sila dito. Naghanap din po kami na mapaparkingan dito. Ayan, nung una po kukunti lang po yung nakapark. Ngayon, ayan, ang dami-dami po talaga, puno po yung parkingan. Ayan po, samahan niyo po kami. Papasok na po kami sa bazaar. Bukas na po pala yung lahat ng tindahan dito. Ayan po, nung last po kasi kami nagpunta dito, Friday po yun, kaya marami po talagang tindahan dito na nagsarado kasi pumupunta po talaga sila sa masjid or yung masiti po, nagdadasal po sila doon. Ayan nga po, meron din po mga bangles dyan. Ayan, nagtanong din po yung dad ko pala para daw po sa maliit kong kapatid. Ayan, meron po silang binibenta din doon na shalwar kamis para po sa maliliit na bata. Marami po pala silang magagandang damit ngayon. Ayan po. Pero nabilhan na po kasi ako. Kaya ayan, tingin-tingin na lang po ako talaga. Pumasok din po pala kami dito sa jewelry store. Ayan, para ipaayos po yung bracelet ng kapatid ko na naputol. Mas mura po kasi yung ipaayos kesa po bumili ng bago. Habang inaayos po pala yung bracelet ng kapatid ko, umalis po muna kami, babalikan na lang po namin. Tapos ayan, pumunta na po kami dito para maghanap naman din po ng shalwar at kamis ng kapatid ko. Pero mahal po dito, tag 1.8 daw po. Yung dad ko po kasi pag hindi po talaga siya nakakahanap ng mas mura, maghahanap pa po talaga yan hanggang makahanap na po siya ng mura talaga. Habang nagvi-video naman po ako dito, meron pong batang biglang sumigaw. Nagulat po ako. Nagulat po talaga ako at ayan nga po, medyo madami-dami din po yung tao dito ngayon. Habang naghahanap naman po pala yung dad at saka yung mom ko po ng shalwar at kamis sa kapatid ko, andito po pala kami ng pamangkin ng dad ko kasi naghahanap po siya ng mendi para daw po sa kuko. Hindi ko po alam kung ano yung forma nun, basta hindi daw po yan. Hindi ko po alam kung ano po yung hinahanap niya. At ayan, wala daw po dito. Pumunta po kami sa ibang tindahan. Ayan, naghanap-hanap din po kami dito pero wala din po siyang nahanap. Kaya ayan, bumalik na po kami dun sa dad ko. At ayan nga po, sa kahanap-hanap ng dad ko, nakahanap po talaga siya ng mas mura. Ayan, 800 lang po yan. Tapos yung last price niya daw po ay 700. O, diba? Ayan na yung para sa kapatid ko. Wala po siyang shalwar kamis, kaya yan, bibilhan po talaga siya.
At ayan, marami din po mga tao dito. Ayan, siksikan din po dito. At ayan, bumili na po yung dad ko para po sa shalwar. Anong tawag dyan? Nara po yung tawag nila dyan. Habang naglalakad po pala kami dito, tinanong po ako ng dad ko kung ano daw po yung gusto ko. Sabi ko po yung hikaw na maliliit. Pinapili po pala ako ng dad ko dito pero wala po akong mapili kasi malalaki lang po yung meron dito. Ayan po, bumalik po ulit kami dito kasi naaalala nyo po nung nagvideo ako nung bumili po yung pamangkin ng dad ko ng sandals. Gusto niya daw po kasing papalitan. Pwede naman pong papalitan basta hindi pa po siya madumi o hindi pa po talaga nagamit. Tumatanggap pa rin naman po sila. Kaya ayan po, habang naghahanap po siya dyan ng maipapalit niya, yung dad ko naman po at yung kapatid ko, andi dito po silang dalawa. Hello po. Ba't sunog ka tayo? Patalita ako. Oh, hello po. Asa ka tayo? Si si je ka me dam. Ako na. Hello po si si. Hello po si si je ka me dam. Hello po si si. Me dam. Me dam. Pagkatapos po namin papalitan yung sandals ng pamangkin ng dad ko, bumalik po ulit kami dito para kunin na po yung pinaayos po na bracelet ng kapatid ko po. At ayan, pili po kayo mga Madam and Sisi, mag-window shopping muna kayo dito. Sinamahan ko din po pala yung pamangkin ng dad ko dito kasi bibili daw po siya ng lemon wax. At ayan, habang hinahanap pa po yung lemon wax, hindi ko pa po alam kung ano po yung bibilihin niya. Basta ayan po, tingin-tingin po muna tayo dito. At ayan na nga po ang ating lemon wax. Tingin-tingin po ulit tayo dito kasi meron pa pong binibili yung pamangkin ng dad ko. Hindi ko pa alam kung ano. Ayan, meron po silang mga bag dyan. Yan, ang dami po talaga. At ayan, sa kakapili ko din po pala, meron po akong nakitang hikaw. Ayan po, nilibre lang po ako ng pamangkin ng dad ko. Tag 100 po yan. Ayan, diba? Kasi sa ano po, sa ibang tindahan po, nasa 300, 350, ganun po. Papunta na din po pala kami sa pinagparkingan ng sasakyan. Ayan po, nauna na po yung mama, tsaka yung dad ko, tsaka yung maliit ko din pong kapatid kasi bumili po sila ng beef po para daw po sa bisita namin. Meron po kasi kaming bisita mamaya. Friend po ng dad ko. At ayan po, pauwi na po kami. Sobrang saya din po pala ng kapatid ko. Ayan, kasi maayos na po yung bracelet niya. Dati niya pa po talagang gustong ipaayos yan kaso lagi pong nakakalimutan. Bumili din po pala kami dito ng manok. Ayan po, pagpasensyahan nyo na po kung marami po talagang langaw kasi ting season na po ng langaw dito. Lalo na po ayan, meron pong manok, nilalangaw po talaga siya at saka open place po dito. Pag aircon po siguro dito, hindi po yan lalangawin, ganun po. Bumili din po pala yung mom at dad ko dito ng prutas at gulay po. Pagkatapos po nilang makabili ng prutas at gulay po, ayan, uwian na po tayo. Balik na po tayo sa ating kabukiran. At ayan na naman po yung kapatid ko. Ang saya-saya niya po talaga dahil ayan, nasusuot niya na po yung bracelet niya. Malapit na po kami sa bahay. Ayan na po yung mga harina or yung ata po. Yung iba, hinarvest na po nila. Yung iba, hindi pa po. At tingnan nyo naman din po yung ulap. Ayan, para po talaga siyang naka-drawing lang. Ayan, ang ganda-ganda din po talaga ng view dito. Ayan na po yung pagkain. Ayan, hindi ko po na-videohan lahat. Meron pa pong ulam dyan. Pero nagmamadali po talaga ako kasi maglalagay pa po ako ng mga baso dito. Kasi hapon na po kaming naka-uwi. Kaya hindi na po ako nakapag-video kanina habang nagluluto. Naghihiwa po kasi
busy po talaga kanina, wala na pong oras. At ayan, dun po pala yung mga lalaki at dito naman po kung meron pong bisita na babae, dito po kakakainin kasama po namin. At ayan nga po, yung bisita po pala namin, nagpunta po yung dad ko at saka yung mom ko doon nung isang araw. At saka ayan po, ngayon sila naman po yung in-invite dito sa amin para pakainin po. At dito po mag-open ng iftari.